Micheline, do you have any question for our DSWD spokesperson? Yes, good morning ulit, Sir Martin, and good morning to the spokesperson of DSWD. Ma'am, yes ma'am. Ma'am, kailan ho makukumplete yung pamimigay ng SAFT? At saka kung may maaasahan pa ho bang ayuda yung publiko, particular na dito ho sa amin sa Region 12, dahil po naman, alam naman natin, kahit gradual na ho yung pagbukas ng ekonomiya, mayroon po hindi pa rin nakabalik na sa trabaho. Mayroon bang SAFT, ma'am? Kung meron man o wala. Thank you. Richardine, unang-una po para sa Social Amelioration Program, second tranche, sinisikap na po ng DSWD, katuwang po ang ating mga financial service providers and the various local government units na makumpleto na yung pamamahagi ng second tranche. Kung meron pong mga mangilan-ngilan pa na hindi nakakatanggap na lang ayuda, ito po yung mga pinaprocess po natin or rinireprocess natin ang kanilang restricted transactional accounts. Bakit po natin rinireprocess? Dahil nga po na karoon ng mga data quality issues, some of our beneficiaries. Ito po ay yung middle initial po yung na-provide nila instead of their middle name. Likewise, nagbago po sila ng contact number o mobile number or iba naman po yung na-provide o na-submit nila doon sa kanilang social amelioration card form. Kung kaya nga po, ang ginagawa natin, katuwang ang ating FSPs or financial service providers, ay rinireprocess natin to, so we secure the correct information sa tulong na rin po ng kanilang lokal na pamahalaan so that we could process and credit their aid doon na po sa kanilang respective accounts. Para naman po sa pangalawang katanungan, kung meron po bang SAP 3, unang-una, wala po tayong SAP 3 dahil ang SAP ay provided only in 2 tranches as provided for under Bayanihan 2. However, in Bayanihan 1, I'm sorry. But under Bayanihan 2, meron po tayong mandato to provide emergency subsidy and other services and programs of the department to support the recovery of our fellow Filipinos who have experienced the challenges no, brought about by the pandemic. Kung kaya nga po, under Bayanihan po, ang DSWD ay may mandato na magbigay ng emergency subsidy and other services and programs to low-income families in granular lockdown areas. Likewise, to families na hindi nabigyan ng tulong under SAP 1 and SAP 2. And likewise, doon sa mga undocumented overseas Filipinos who have returned sa ating bansa. So ito po yung mga target beneficiaries na mabibigyan po natin ng tulong under Bayanihan 2. Nais lang po nating linawin na ito pong Bayanihan 2 ay separate and distinct from Bayanihan 1.